Welcome to Kwentotohanan with Kenn, episode 4, kung saan ikaw ang artista sa sarili mong pelikula. Ngayong episode na to, may mapapakilala ulit tayo. Meron tayong kakwentuhan for this episode, ang Biba Raketera na si Eryka Lucas! Woo! Ito na ba yung cue ko na pumasok? Ayan! Hello sa mga tagapakinig ni Kenn. Hello, hello everyone. Gusto ko yung sinabi mong artista sa sarili mong pelikula. Naman. Love it. I love it. Bakit? Sino pa ba ang gaganap kundi tayo lang? Tama? True. Totoo. Ang ganda nun. Ang ganda nun, Mars. Give ko sa'yo yun. Very ikaw yun. I love it. I love it talaga. Sabihin ko lang din na mapapanood nyo po itong episode na to sa YouTube channel ko na Kenn Rafman. You can search me. Don't forget to follow and subscribe. So, ayan. Yes. Oo, mag-follow and subscribe kayo. Huwag nood-nood lang. Totoo, huwag kinig-kinig lang. Ambag-ambag din tayo. Click-click din, mga fam. Rafam! Mga Rafam! Yon, mga Rafam. Correct. What's up, mga Rafam? Uy, wait lang. Before ang lahat, magpakilala muna kung sino si Eryka Lucas. Iyo naman. Hello, hello po sa mga tagapakinig ni Kenn. I am Eryka Lucas. Kilala po ako bilang Ekang. And I like green. Ay, yun lang pala. My favorite color is green. Hindi, ako po ay Biba Raketera ng Navota City, sinabi nga ni Kenn. Kasi kung ano-ano talaga sinasalihan ko. So kung saan-saan niyo po ako makikita, maaring nakita niyo na po akong sumasayaw. I'm a dancer from the crew Philippines. Maaring nakita niyo na akong dumadaldal. Narinig pala na dumadaldal. Because I'm also an events host, a live host, and a streamer. At syempre, aspiring actor din tayo. So kung ano-ano talaga sinasalihan natin to get ourselves out there. O, diba? Ang haba ng intro ko. So ikaw, Kenneth. Sino ba si Kenneth? Uy, tapos na ako mag-intro. Sa'yo pala to. Sa'yo pala to. Podcast mo pala to. Nalito ako. Isi ka lang. Napagpakilala ko na yung sarili ko. Saglit, napaka-busy mo. Sa mo hinuhugot yung mga oras mo dyan sa mga ganyang bagay mo? Sa tadyang ko. Sa tadyang. Babaeng hinugot sa tadyang. Ano naman yan, Mars? Schedule-schedule lang, di ba? Latag-latag lang ng maayos para hindi magulo ang buhay. Wait lang, ilang taon na ang Eryka Lucas? Hulaan mo, Mars. Feeling ko mas bata ka sa akin eh. Ilang taon ka na ba, Mars? O, di ba? Tanungan tayo ng edad dito. 25 lang ako, Mars. 25 ka, okay. Ilang taon ako? Around 22. Ay! Kilig naman ako, Mars. Hindi kasi totoo lang. 32 na ako. Hindi, joke lang. 25 na din ako this year sa Mayo. 25 ay, na din na. Ako sa Mayo. Malapit na. Malapit na ang ano kaaraw. Wait, malapit talaga? Na ang crisis. Oo, ang quarter life crisis. Yun na ang inaabangan ko. Hindi, joke lang. Ay, feeling ko panoorin mo yung episode 3 natin dahil quarter life crisis ang pinag-usapan doon. Pero hoy, nakikinig ako sa mga episode mo, kaya ulitin ko sa mga Rafam na nakikinig at mga manonood sa YouTube. Trabaho din, ha? Munting paalala, mag-like din, mag-subscribe din, wag na lang. Gusto ko yung pa-side promote ka diyan. Di ba? So, I got ayan. You. Oh, sige. Eto na. Doon tayo sa ano, medyo lighter muna tayo, no? Since sabi mo kanina, ikaw ay ano, dancer, singer, and parang hindi ako singer! Ano ba ka? Ano ba ka? Nawala ka. Ano ba? Ano yung Tagalog? Ano yung Tagalog? Hindi. Feeling ko ano, ano yung mas focus mo ngayon? Gusto ko tanongin, ano yung mas focus mo ngayon? Honestly, the goal talaga ever since the world began ay mag-artista. At bata pa lang ako, gusto ko na mag-artista. As in, ini-imagine ko na ang sasayaw ako sa asa. Sino favorite artist mo? Hoy! Nung bata ako, ang una ko naging paborito, ang una ko naging crush si Paolo Conti sa Okidoki Dok. O, diba? Very specific. Oh, oh. Ang una ko naging idol na babae at ginagaya ko ang style, si Jolina Magdangal. Hashtag Jolegend. Oh, yung mga makukulay na ipit. Oo, oh, oo. Oh, oh. Yan yung mga pinapanood ko nung bata. Basta bata pala ako, gusto ko na yun. Tapos parang ako, ay, mag-aasa pa ko one day. Tapos feeling ko pa dati sobrang lupit ko sumayaw. Sabi ko, may segment kami ni Billy Crawford. Ay, laban! Akala ko favorite dancer mo si Rochelle Pangilina. Masakit kasi ng ano ko, hindi ako makagiling. Forgetting pa ba?
Daig mo ako doon, Mari. Hindi ako makagiling-giling dyan. Pero ayun, tas yung bata pa lang, gusto ko to talaga maging artista. So, na-imagine ko, sasayaw ako, may mga araw na sasayaw ako, may mga araw na mag-host ako ng sarili kong show, may mga araw na iiyak ako, papatawa ako. So, bata pa lang, yun na talaga yung mindset ko. Diba, ang dami ko ng chinika. So, yun din yung ginagawa ko ngayon. The main focus is mapunta sa industriya, pero I try my best na hindi mag-give up ang anything. So, for a time, medyo hindi ako nakakapag-training ng training talaga ng sayo. Pero kahapon, yes guys, wow, may pa-announcement. Bumalik na ako sa training kahapon kasi kaya na ng schedule ko, nalatag ko na siya. Pero yun, hindi ko talaga gini-give up. As in, sayaw, hosting, iba pang rackets. Kung kaya kong walang i-give up, wala talagang i-give up. Hanggang kaya ng buto ko, walang susuko. Oo, susuko, totoo. Oo, kaya nga, di ba, ang tagline mo ay Biba Raketera. Biba Raketera. Yun yung ano, pinangalan mo na sa sarili mo. Oo, oh, ako na nagbigay sa sarili ko. Kasi wala nang, hindi ako binibigyan ni Big Brother. So ako na mismo. Hoy, nabanggit mo nga, Big Brother, wag. Wait lang, alam niyo ba guys, may ikwento ko lang din, na nagkakilala kami ni Eryka Lucas dahil sa audition video niya sa PBB. Yes! Oo, napaka-feeling ko kasi, so friend ko kung sino may pinakamaraming views sa Instagram. Tapos hindi niya alam na siya yung may pinakamaraming views sa Instagram. Oo, nalaman ko lang kay Kenneth nung chinika niya sa akin na, alam mo ba, paano kita nahanap? Tapos yun na. So, here's an app like Kumu. Ito yung Kumu. Tapos nakita ko siya doon. So, hinanap ko yung account niya kay Kumu. Since lahat ng audition videos naman ina-upload kay Kumu, hinanap ko yung Eryka Lucas doon. Sabi ko sa sarili ko, ba't mukha siyang friendly? Mukha naman siyang mabait. Mukha siyang ano, ka-friend-friend. Ganyan. Okay, okay. So, hinanap yan ang talaga first, kita. Yan yung una mong thought. Oo. Okay, okay. Kasi nga, napanood ko na yung video mo, nainggit ako sa video mo. Ay, laban yung video na to. Baklang-bakla siya doon sa video niya. So, edi yan. So, hanap ako ng way para makilala ko ang Eryka Lucas. Ay, nagulat din siya sa mga pinagagawa ko. Like, ay, iba papansin yung kuya mo. As in, todo comment din. Pero one time, as in yung first time na nanood ako ng live stream mo, as in, napadaan lang ako. To sabi mo lang, hi, sa mga bagong pasok, binudol ako bigla. So, sabi ko, ay, exit na nga ako dito. Ang gigigil talaga ako dito. Ayaw mo noon, Mare. Sa sobrang friendly, binudol ka agad. Unang araw, budulan agad. Budulan agad, oo. Direct to the point tayo dito. Oo, wala nang paligoy-ligoy. Wala tayong plastikan dito, Mare. Alam mo yan, diretso na. Kung bubudulin kita, di ba? Tapos, dumating yung point na nakita ko siya sa live mismo ni PBB. Sabi niya, ay, nakapasok si bakla. So, sabi ko, sige na nga, supportahan ko na nga to. Mukhang mga malaking pangangailangan. At mukhang nag-jive kami yung personality namin, iisa. So, sabi ko, sige, balik ako sa profile mo. T, alam mo, ginagawa mo nun. Sumasayo ka ng Pinoy Big Brother na gumaganyan-ganyan. Kasi parang ako, huy, anong ginagawa mo? Tapos ayan na, doon na po yung friendship natin. Yun na yung, huy, ang dami na nang nangyayari. Sana pumasok si Big Brother. And kanyan. So, hindi ko napatunayan na totoo nga yung pagkatao ng Eryka Lucas na masayahin, na sobrang, alam mo yon, very friendly sa ibang tao. Especially doon sa mga taong, alam mo yung suporta sa kanya iba. Ah, yun naman. Na-appreciate ko naman yan, Mari. Na-appreciate. Ay, para po pala sa mga nakikinig, yung word pong budol namin ni Kenn, doon po kasi sa Kumu, baka may mga hindi pa nakapag-Kumu. Ang bagsakan ng boto noong mga panahon talaga ng PBB at kahit naman sa kahit anong campaign or any stream, magbabagsak ka kasi talaga ng mga gifts, tapos Correct. Yung diamonds, yun yung botohan. So, thank you Kenneth na binigyan mo ko ng maraming gifts and diamonds. Yan! Ano ka ba? Kasi nga, deserve naman, ma'am. Ano ka ba? Deserve. Diyos ko. Gusto ko ka makapasok ka, di ba? Support nga ako dyan. Kaya nga, may malukas fam. Yes, malukas fam and mga Rafam. Itong yung nakoy namin ni Kenneth din yung Rafam sa Kumu din. So kung ako sa inyo guys, lumipat kayo sa YouTube para makita niyo tong ginagawa ko. Correct. Yung ginagawa ni Kenneth sa Kumu. So sa mga nakikinig sa Spotify guys, lipat na sa YouTube. Laban niyo na yan. So wait, eto na. Next segment naman tayo. Kasi nabanggit mo sa akin before, 'di ba na hindi ka naka-experience ng corporate world. Yes. Diba?
Bakit? Bakit mas minili mo mag-freelance and mag-enjoy sa craft na artist, pagiging artist? Honestly, Mari, pag binabalikan ko, parang nagugulat pa din ako na ganun nga yung ginawa ko. Kasi for the longest time, kahit bagets ako, sanay ako na makikinig lang ako. Kunwari, sabihin ng mom ko, sabihin ng teacher ko. Alam mo yun, parang kung ano sabihin sa akin, yun na yung nasa utak ko na, okay, ito yung kailangan ko gawin kasi sinabi sa akin. Parang ganun lang ako. So, for the longest time, parang okay, aral kasi sabi nila ganito. Sumali sa ganito kasi sabi nila. Hanggang sa nung college, dun ko naramdaman nung sumasayaw-sayaw ako. Tapos nakasali ako sa theater nung bago ako mag-college last year ko sa high school. Parang dun ako naka-feel na, shucks, ang saya kapag nagpe-perform. So, kakaibang feeling siya sa akin na meron pala akong sariling gusto. Ganon. Hanggang sa college na, pati kasi sa course ko, kaya ako napunta sa course ko, hindi siya sarili kong kagustuhan. Kasi syempre, bago ka mag-college, wala kang idea ano buhay ng college, di ba? So talagang kinig-kinig ako. Ay, sabi kasi nila, okay tong course na to. Sabi nila, pag nag-UP ka, dapat ganito, ganyan, wag ganito, wag ganyan. So ang ending, medyo hindi ko pa rin talaga hawak ang buhay ko for the longest time. Kaya nung gagraduate na ako, parang dun ko naisip na, parang ito na yung time na makinig na ako sa sarili ko. Parang feeling ko, ang tagal na ng years na pinakinggan ko yung mga kailangan ko pakinggan. So now, ito na yung moment ko, sarili ko naman. Syempre, nakakatakot nung una na parang, saan ako magsisimula? True. Diba? Freelance, parang, ano yung una kong kailangan lapitan? Dapat ba may connection ako? Dapat ba may agency, may manager? Ang dami ding nagsasabi ng ganun, syempre, diba? Yes. Pero parang ako, hindi, sige, isugal na lang natin to. Pero syempre, binigyan ko yung sarili ko ng parang due date bang matuturing. Kasi parang inisip ko din, ayoko namang sumugal na parang wala din ako nakikitang progress. So sabi ko, sige, 1 year after I graduate, kapag sa loob ng isang taon after ko mag-graduate, alam mo yon, hindi ako nakukuha, wala akong nararating, kahit gaano kaunti yan, sige. Stop ako for a while, tapos subukan kong magtrabaho sa ibang dimension. Ibang dimension talaga. Ibang industriya, tapos kapag okay, alam mo yun, parang sabi ko, pag nakaipon na ako, sige, tsaka ako mag-arti-artista. Pero first year, parang na-feel ko naman na, baka for me naman to, kasi may nangyayari kahit papaano. Ano yung recent achievement mo? I-share mo naman sa kanila yung recent achievement mo. Kinuha na ako ni Direk Lauren. Hindi, joke lang! Sobrang law of attraction. Totoo. Oo. Ang recent achievement natin para sa mga tagapakinig ay nanalo tayo ng kontrata sa Uncle Scott Philippines TV. It's actually a baby company pa siya. Nag-uumpisa pa lang. So, hindi pa magkakakilala si Uncle Scott, Direk Lauren, and Mr. M. Pero papunta na doon. Yeah. Oh, diba? Big achievement na din yun. Kasi ikaw sobra. Ang nag-champion, ma'am. Diba? Mm-mm. Naiyak talaga ako nun. Titulo pa lang na yun, ibang klase na eh. Mm-hmm. Kung napanood nyo guys yung awarding nila and yung acting, impromptu art acting nila, girl, I was moved. As in. Sorry talaga. I love you, Mars. Kaya sa mga hindi pa nakapanood, let's all watch this. Yes. Nakakagulat. Totoo. Bigla pala. Ay, sige po, edit ko na lang. May pa-roll VTR pa. Totoo, roll VTR yarn. Pero ayun, I love this guesting nga. Nag-enjoy ako. Feel ko nagchichikan lang talaga tayo. I love it. Ganito nga kasi ang kwentotohanan. Like wala, ano lang to. Tayo lang magkakausap dito. I love it. Kwentuhan ng buhay. Yun. And yun nga, sabi mo kanina, very relatable kasi siya. Relatable siya in terms of, marami kasi hinahanap ngayon yung sarili nila. Especially yung mga Gen Z na yan. Na generation natin. Mm. Yes. O, diba, generation talaga natin, Gen Z. Ang dami kasing lost right now and a lot of people are looking into ano ba dapat gawin ko in the future? Ano ba dapat kunin kong job? Ano kunin kong role? Ano kunin kong course? Doon pa lang eh, di ba? So, malaking bagay yung idea na binigay mo sa kanila na ako naman yung kailangan mag-desisyon. Yes. Magde-desisyon naman ako para sa buhay ko and I will not allow anyone to decide for me. Mm-hmm. Totoo yan. Ang ganda nun, Mars.
Eh kasi ang ganda din ng kwento mo. Like, nakaka-inspire. Ako kasi alagad ako ng industry. I mean, alagad ako ng corporate world. Mm-hmm. So alam ko yung hirap din ng corporate job. Wala naman akong sinasabi na, okay, mas madali yung ganito, ganyan. Yes. Mm-hmm. Lahat kasi mahirap. Eh, lalo na sa mga freelancers kasi doble hustle yan. Doble dapat yung pagising mo pa lang sa umaga. Alam mo na dapat kung ano yung dapat mo for the week. Kasi if you didn't work for that job, wala kang kikitain. Mm-hmm. Diba? Totoo yan. Talagang kapag mag-freelance ka kasi, ando na yung susugal ka, ando na rin yung paano mo ibebenta yung sarili mo, ando na rin minsan yung shocks, worth it ba na ganito yung ginagawa? Kasi syempre kapag habang wala ka nakukuha, mapapaisip ka talaga ng very, very light na parang worth it ba na ganito yung ginagawa ko? Or worth it ba na, okay, sorry for the term, pero sa term kasi naming mga magkaka-close, nagpapakapokpok. Parang ayan, nagpapakapokpok ka sa pangarap mo. May mga ganun, may ganun kasi kaming term sa mga, honestly, mga nakakausap ko dito, shout out sa org ko sa college, cineas, toy, kasi doon mga nagpipelikula. So, ang hirap din talaga ng industriya nila. So, yun. So, may time talaga na kailangan mong magpakaganon minsan sa pangarap mo. Correct, mm-hmm. Diba? Ano, ibigay mo na yung sarili mo para doon sa pangarap mo. Ibigay mo na yung buong ikaw. Ano, mm-hmm. walang filter tong ano na to, tong chikahan natin. So, okay lang. Sabihin natin yung term na ganyan. Okay lang yan. Yes. So, yun, di ba? Kung pero ikaw, ano yun na explain talaga natin sa iba kasi kinabahan ako. Baka sabihin nila, sige, magpapakapokpok na lang ako. Oo, diba? Pero kasi kasabihan yon yung pagsabing nagpakaganon ka sa pangarap mo, kasabihan yon na, as in, sige, go, let's sacrifice what we can hanggang makarating tayo doon. Kinabahan ako kasi baka mamaya, biglang, huwag na nga natin na rin itong kwentotohanan na to. Hindi. Siyempre, diba? Gusto rin naman natin na malaman din ng mga tao yung hirap, yung nangyayari na. Mm-hmm. So, totoo. Ang galing, ang ganda. Parang binibenta mo nga yung sarili mo para sa pangarap mo. Mm-hmm. Pero hindi yung physical na ikaw mismo yung binibenta mo. Mm-hmm. So, I love kasi kapag it. Freelance ka, pakapalan din talaga yan ang mukha, lalo kung wala kang connections, wala kang, syempre sa umpisa yung iba, lucky enough yung iba, meron silang handlers, meron silang kakilalang magmamanage sa kanila agad. Pero sa iba na mag-uumpisa talaga from scratch, kakaibang ano talaga siya na, okay, eto po ako at eto ang mga kaya kong gawin. There will be times na people will be annoyed na, ano ba yan? Parang puro siya na lang nakikita ko. Parang lagi naman may sinasalihan to. Pero wala, ganun talaga. You have to start somewhere. At kahit anong industriya, di ba? Ganun talaga. You have to start somewhere, yes. Naiyak ka na ba? Naiyak ka na sa pinagdaanan mo? Mars, sa sobrang iyakin ko, lagi akong umiiyak. Doon sa recent achievement, di ba, grabe yung iyak ko. So, imagine every rejection, iyak talaga ako. Feeling ko maiyak ako ngayon kapag kinuwento ko eh. Pero, ang dami, yan, naiyak na ako. Ang dami ko talagang moments na, shucks, hindi pa rin ba sa akin to? Ayan, di ba, naiyak na ako. Parang natatouch ako pag inaalala ko yung mga moments na yun. Pero talagang ang daming moments. Siguro yung worst moment na ma-share ko. Hindi ko na sasabihin yung brand. May sinalihan ako na parang sa kilalang brand siya tapos tanggalan siya agad. First day, ang call time namin, 5 a.m. So, andun na kami ng 5 a.m. Nakatodo makeup na and everything. Nakaayos na ganyan. Tapos yung tanggalan na yon documented na parang may wall kang pupuntahan. Tapos kung kanino yung mga pictures na nandun, sila lang yung pasok. Eh, isa ako sa mga huli pang nakapila kasi masikip na wall siya eh. Tapos makikita mo sa dulo. So, isa ako sa last. Yes. Tapos pagdating ko doon, syempre, hopya ang lola mo. Ay, akin na to. Ang tagal ko naghintay. Tapos pagdating ko doon, Mars, wala yung picture ko. So, parang ako, iyak ako noon na parang, shucks, uwi na naman ang lola mo. Ganon. Mm-hmm. Tapos, ang dami talagang magkakakilala na parang, oh bro, see you next time, ganyan. Like, sanay na sila sa ganun kasi magkakasama na sila sa agencies, magkakasama na sila sa napakaraming projects. So parang, I was waiting for that time na magkaganun ako moment na this too shall pass kasi ang dami ko nang nakukuha. Alam mo yon,
Pero that time kasi, nag-umpisa lang talaga ako na, shucks, wala pa rin akong nakuha, ganyan-ganyan. So, syempre, may times na, hala, para sa akin pa ba't naiyak na naman ako pag naalala ko. Pagkatapos na pagkatapos talaga nun, nag-book lang ako ng Uber. May Uber pa nga ng panahong yun. Diba, hindi imagine? Sabihin, matagal na. May Uber pa. Ngayon wala ng Uber. Nakakaloka. Book ako agad ng Uber. Tapos pagpasok ko nun sa Uber, naalala ko, tawag ako sa mami ko agad. Tapos parang siya, excited siya. Na like, nakuha ka ba? Ganyan. Tapos parang ako, iyak lang ako kasi alam niya hindi na agad. Tapos tawag ako ulit dun sa jowa ko. So excited din siya. Tapos parang sa loob-loob ko, hindi na nga muna ako tatawag. Lahat ng tinatawagan ko ang excited. So iyak ako ng iyak ulit na parang, hindi nga ako nakuha. Ano ba kayo? Ganon. Ang dami ko talagang ganon, Mars. Ang haba ng chika ko, tinanong mo pa lang naman kung meron na. Oo, meron. Hindi. Oh. Nagkwento na. Hindi, pero maganda din naman. Nalalaman natin na hindi nga kasi madali hindi kumuha ng pangarap. Madali. Yes. Mm-mm. Iba-iba talaga. Naiiyak ako. Ito na, ikaw naman, Ken. Naiiyak ka na ba? Pinasa yung tanong. Alam mo, oo. Hindi, maging totoo tayo. Oo, naiiyak na ako. Kasi ako mismo, nakakaramdam ako na tama pa ba yung ginagawa ko? Tama pa ba? Ito, yung paggawa natin ng content. Iniiyakan ko na to eh. Like, sinabi ko na sa sarili ko na, okay, pag hindi pumatok na naman tong paggawa ko ng content, I'll stop. Tigil ko na muna. Napapagod na din kasi ako. Yes, kasi you juggle it with school and corporate. Correct. Diba? Kaya, ang dami mong kinagawa. Nakaka-burnout siya. So, dumating ako sa point na binigyan ko rin ng deadline yung sarili ko. Alam mo, sobrang naging ano lang. Naging mantra ko na lang din yung sinasabi mo lagi na law of attraction. Mm-hmm. As in, sabi ko sa sarili ko, pag hindi to pumatok, wala ako nakitang progress, I'll stop. Girl, mm-hmm. pagka-upload ko, sabi ko talaga, bakit ang daming nakikinig? So yun. I love it. Tapos may mga nagme-message na din sa akin na, ang ganda ng kwentuhan nyo. Ang daming silent watchers natin. Ang daming silent viewers natin. So, bakit tayo titigil kung kumukuha mm-hmm. sila ng inspirasyon galing mismo sa atin? Kasi personally, I was inspired by your story. Kaya rin kita in-invite. Aww. Dito. I love you, Mare. Kasi ang hirap. Ang hirap ng ginagawa mo. Kaya parang ako, gusto ko makakita or marinig or marinig na mas maraming tao na yung Eryka Lucas na nakikita niyong masiyahin, may at the back of that story, meron siyang pinagdaanan, meron siyang mas mabigat na dinadamdam. So, iba kasi yung nakikita mo lang sa harap ng camera, yung nagpapasaya sa'yo, iba yun eh. Sa kilala nila sa likod ng camera. Mm-hmm. Ibang-iba. And I think you can relate to that kasi nagpe-perform ka din, di ba? Kapag nagsistream ka din, ibang story talaga siya na kapag nasa harap ka na ng camera, na parang in a click dapat okay ka. Maayos kung, ang lahat. Oo. Kung paano ka nakilala, tapos at the same time, kung ano yung work na expected of you, dapat lahat yan, mapagsabay-sabay mo. So kahit may problema ka, walang titigil talaga. Pag sinabing trabaho ngayon, trabaho tayo ngayon. Tapos pagkatapos nun, pagkapatay, tsaka ka biglang, okay, back to reality. Di ba? May mga ganun talaga tayong moments. Correct. And it's totally fine. So sa lahat ng mga nakikinig, kung may mga ganyan din kayo moments na napapaisip kayo like me and Ken, yeah. It's totally normal and it's really really super okay to acknowledge that. Mm-mm, kahit malungkot kayo, ma-dishearten kayo sa mga moments, okay lang na acknowledge yung feelings na yon. That's true. And part ng journey nating lahat, yung rejection, in order for us to achieve success, di ba? Mm-hmm. Ikaw nga eh, ilang beses ka na nag-try, di ba? Sabi mo, naalala ko yung speech mo no nanalo ka. Sabi mo, lagi na lang akong first runner-up. Mars, para papaiyakin mo na naman ako dito. Guys, thank you for watching and thank you for listening. Tapos sa mga... Tinapos. Bastos yung guest. Ayaw pala mag-share. Nakakaloka. Uh-oh. Pero totoo naman kasi yun, di ba? Kung hindi pa time, hindi mapapat time, ang dami mong audition na sinalihan. So, hindi, parang, sige, lahat tayo, mas marami tayong pinagdaanan. Pero iba yung
iba yung Eryka Lucas na napakalakas na lumalaban. Like, yung speech mo na yun, yun talaga yung pinakatumatak sa akin eh. Na ang dami mong, at sa dami, sa dinami-dami ng sinalihan mo, dun ka nakilala, dun ka pumatok. And yung first runner-up na yun, eto na yun, naging champion ka na. Kaya yun talaga, gusto ko talaga masaksihan yun kasi from Pinoy Big Brother na nakilala kita, iba yung development eh, na nag-acting ka lang sa stream. Tapos pagdating mo dun sa, eto na yun eh, sa kontrata na yung pinag-uusapan natin. Girl, ibang Eryka Lucas po ang nakita natin. Marsh, ano ka ba? Ako lang to. Kino, umiiyak ngayon na nga nagtatawa. Tawa-tawa. Pero eto na, sige, lighter naman tayo ng content. Okay, go. Ano, na-share mo naman na sa amin yung about sa rejection side mo. Ano yung treasured moment mo naman sa journey mo bilang freelancer and bilang sa journey mo bilang artist? Okay. Isa sa mga pinaka gusto ko talaga kasi sa journey, I like it that I see myself growing. Kahit sabihing onti lang. Like kunwari with hosting, kasi diba dyan ako talaga unang nag-umpisa ang events hosting, freelance hosting. I remember, sumali pa ako sa mix. And then, when I watch my videos ng mga panahong yun, nakikita ko, ang hiyain ko talaga, ang mahiyain ko talaga. Like, yes, talagay I na yan? Doon sa panahong yun, Mar, sa panahong yun. So parang, looking back, naiisip ko ngayon na parang, siguro kaya hindi ako yung nanalo. Siguro kaya muntik lang siyang makuha. And then now, I like how I host now compared sa panahong yon. So I think, dun ko natutunan na, yeah, totoo pala pag sinabi ng mga taong, you grow, you get better, you improve. Totoo pala yon. So I think sa journey ng pag-freelance ko, I love the concept of improvement. I love the concept of character development. I love the concept of learning, never ending na mga knowledge. Yan talaga yung pinaka-paborito ko. And at the same time, I love na nakabuo ako ng relationship sa sarili ko. O, eto, ano talaga, no BS. Sa mix talaga, after ng mix na yon, kahit anong iyak ko nung time na yon, kahit anong parang, Lord, ano ba? Ganun na ako. Lord, kailan ba? Parang, ano ba to? Nakakaloka na, ganyan. Pero parang, after that experience, talaga nakita ko yung change, nakita ko yung mas tanggap ko na yung sarili ko. Kasi dati, before mix and during mix, I still have that notion na kung gusto mo mag-artista, dapat kagaya ka ni ganito. Kung gusto mo maging kilala, dapat parehas kayo umarte ni ganito, parehas kayo magsalita ni ganyan, bawal ka maging ganito, bawal ka maganyan. And ako, personally, kung kilala niyo ako or nakakanood kayo ng mga ganap ko in life, cowboy talaga ako. Cowboy, babaeng bakla, ganun talaga ako. Pero for the longest time, hindi ko siya tinatanggap. Like, tanggap ko yung sarili ko, pero kapag haharap ako sa camera, meron kasi sa utak ko noon, nung mga nagsisimula ako na, bawal daw yun. Bawal daw yung makulit ako. Bawal daw yung cowboy ako. Bawal daw to. So, ang ending, dahil hindi ka naman komportable dun sa hindi ka ganun, iba din yung nagiging rehistro sa camera. Iba yung nagiging rehistro na parang, may times din na, okay, makukuha mo yung project, but at the same time, mapapaisip ka, masaya ka ba dun sa naging performance? Ikaw ba yon? Oo, ikaw ba yon? Yan ba si Eryka Lucas? Parang dun din yung mga times na, eto ah, very relatable yung masashare kong example, si Bretman Rock, yan. Para sa mga bagets natin, si Bretman Rock, meron ako napanood sa kanya before na, hindi ko sinasabing magmura kayo guys ha, hindi yun yung sinasabi ko, pero kasi, yun din yung sinabi niya sa video niya, sabi niya, wala siya sinasabing magmura kayo, but at the same time, ganun siya eh. So kapag nilapitan mo siya and sinabi mong, okay, we need a content from you, you just have to be you, but bawal mo to sabihin, bawal mo to gawin, doon daw siya naiinis. Kasi nga at the same time, parang, ayun nga ako. Pinagbabawalan so, ibig sabihin, mo ko maging ako. Yes, I mean, sinasabi ko, there is always a professional boundary din naman. Pero eto, kasi iba din sa content creation, ibang industriya din siya. Yeah. And at the same time, si Bretman, kinuha siya for a project na kailangan niya lang maging sarili niya. Yun yung trabaho sa part na yun, yung maging sarili niya. So kung pagbabawalan mo siya maging sarili niya, ang sabi niya, you don't want me. You want my followers.
you want my impact. Diba? Ang ganda. Ang ganda. Totoo. Pero again, sa mga batang nanonood at nakikinig, hindi ko sinasabing magmura kayo. Oo. Wala akong ganung sinasabi. Linawin na natin kasi usong-uso na ngayon mag-cancel. Diyos ko, totoo. Lahat na ata nang sabihin mo, kakancel-cancel na nakakaloka. Na totoo naman yan. Naku, next topic yon, yun naman, cancel culture. Oo, yung cancel culture. naloloka ako dyan, oo. Pero hindi. Oh, sige, balik na tayo dun sa ano. Pero maganda naman din yon. Eto, isang question na lang din dun sa treasured moment mo. Mm-hmm. What it's like, ano yung napipicture out po pag sinasabing perfect day ng isang freelancer? Ako ah, ito sasabihin ko to for me. Hindi para sa, baka kasi sabihin, ito cancel culture na naman. Baka sabihin, hello freelancer din naman ako pero hindi ganyan ang perfect day ko. So ito po ay para sa, as Eryka Lucas. So kayo, huwag nyo. Ako, ang perfect day for me, may trabaho. As in, may work ako regardless kung pagod na pagod ako or sakto lang yung araw ng, kunwari, isang oras. May times na isang oras lang yung trabaho, may times na buong araw nagtatrabaho ka. Regardless, basta ang perfect day for me as a freelancer, may trabaho. Kasi ang hirap talaga kapag freelancer ka na, tapos gigipitin ka pa ng kapwa mo freelancer or gigipitin ka pa ng ibang mga tao or ibang ano na mga oportunista, yan na lang ang term. So for me, ang perfect day, may trabaho ka, ginagalang ka ng katrabaho mo, ginagalang yung kakayanan mo, naniniwala sa kakayanan mo, yan yung perfect day for me. Ang saya. Ang ganda. Mm-mm. Ang ganda nung ano. Kasi for me, kung may halimbawa wala akong trabaho, pwede ko din siyang gawing perfect day by doing things that I love. Diba? But at the end of the day, yes, as a freelancer, ang perfect day pa rin sa akin, may trabaho. Correct. Ikaw, Kenny, ano ang perfect day for you as a freelancer / corporate worker / student / Mangingibig! Meron ba? Saglit naman. Ikaw yung ginugo. Actually guys, show ko to today. Si Ken talaga ang guest. Nagpalit kami ngayon. Hindi. Ano, ang perfect day sa akin ay pahinga. Ah, pahinga. Baliktad naman tayo. Baliktad tayo doon. Okay. Uh-oh. Kasi hindi full-time sa akin ang pagiging freelance. Hindi sa akin full-time ang content creator. Mm-hmm. Content creation. Para sa akin, parang naging hobby ko na lang siya eh, since hindi nga tayo makalabas. At the end of the day, kikita ako kasi may trabaho akong corporate. So, kailangan ko ng pahinga in order for me para at least man lang mapahinga yung utak ko kahit papano. Kasi busy na tayo ng weekdays eh. Mm-hmm. So, ang laging hinahanap ng utak ko, kailangan mo rin magpahinga. Huwag mong galangin mo o respetuhin mo rin yung dinedemand ng katawan mo. Yes, listen to your body always. Lalo sa panahon ngayon, Mare. Diyos ko po. Totoo. Lalo na rin sa panahon ng ano, ng ikaw ay wala masyadong racket, girl. Mahirap-hirap yun. Mm-hmm. Ayan. O, di ba? Mabilis lang yung kwentuhan natin. Ang saya. So, nasa last part na tayo, ma'am. Okay lang kahit extend mo pa. 2 hours. Extend tayo 2 hours. Nasa last part na tayo. Ang kwentuhan natin. Kasi meron kang outro. Ano ulit ang outro nung isang Eryka Lucas? Bye, guys. Ayun lang! Ang outro ko, guys. At nagsimula to ng Bida Star. Sa Bida Star nagsimula ang outro ko na to. So sa outro ko, lagi ko nagpapakilala ko ulit. Siyempre, muli, ako po si Eryka Lucas. Maniwala tayo sa law of attraction. Mata sa langit, paa sa lupa. Paalam. Yun. Saan nagmula yung ano, yung ganong outro? Kasi yung iba, basta lang bye, basta lang ano, paalam, and then exit na sila. Diba? Nagkaroon kami ng ano eh, ng thinking na kahit na outro siya, nakaka-inspire pa din. Like, meron kang mapupulot. So, bakit nabuo yun?
Alam mo, bago ko sagutin yan, gusto ko lang sabihin, natatouch talaga ako every time you say that or other people say that. Actually, may mga nagme-message din sa akin sa Instagram na pag sinasabi ko daw yun, parang iba nga yung tama. Feeling ko maiyak na naman ako, nakaka-episode. Kenneth, padalan mo ako ng Angel's Pizza. Eto na nga. Okay. Okay, dun muna tayo sa mata sa langit, paa sa lupa. So, nag-start yun. Actually, sinabi sa akin yun ng senior ko sa sayaw. Kasi dati, kakainis naman to si Kenneth. Hindi, kasi nung college ako, big deal. Siyempre, di ba kapag dancer ka sa college, big deal yung mga competitions. Yeah. Big deal kung mala-line up ka o hindi after years of training. Sa sayaw, nung nag-umpisa ako sa college, kasi sa college lang ako nagkaroon ng formal training. Ang tagal kong nagtitrain, tapos may feeling ako na hindi ako gumagaling. As in tingin ko sa sarili ko, parang ilang taon na ako nagtitraining, parang hindi pa rin ako gumagaling kahit konti. Hanggang sa malapit na ako mag-graduate, hindi pa ako nakapag-compete, ma'am. So parang ako, tumanggap, pero ano ah, like, nung time na yun, tinanggap ko na sa sarili ko, baka there are other things for me. There's another purpose for me. So tinanggap ko na okay, kasi yung jowa ko, teammate ko siya noon, tapos compete siya ever since. Talagang in demand si Sis. So parang ako, okay, tanggap ko na yun na I will be the supportive girlfriend. I am a supportive best friend. So go, 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 sayaw ka dyan. Ganun ang naging setup ko for my whole college life. As in, sige, wala tayong problema kung hanggang 12 ang training. Go lang sa akin, hintayin kita, mag-aaral ako habang nagtitraining ka. Ganun ang eksena ko nung nagtitraining siya sa sayaw. Nasa gilid ako, nagla-laptop, nag-thesis, natutulog, nagpapalipas ng oras para mahatid niya ako pa uwi, may masasabayan ako pa uwi. Yes. Na hindi naman din ako nagreklamo. As in, gusto kong ginagawa ko yun. Hanggang sa nung lilipad na sa Las Vegas. Ayan na. HHI to, no? HHI! Eto, mare. Kinausap ako ni Coach Von. Sabi niya, may passport ka ba? Kasi malapit na tayong lumipad sa Vegas. Ang pagkaintindi ko nung time na yon, kailangan nila ng PA sa US. Kasi syempre, dito ka sa Pilipinas, ako na yung nag-PA. Nag-volunteer na ako kasi I love supporting the team. True. So parang ako, Coach, wala akong passport and parang hindi ata ako ready gumastos para mag-PA. Pero kung mag-ambag-ambag kayo para may PA kayo, okay lang sa akin. Oo, basta wala akong gagastosin. Tapos, for the longest time, hindi ko inasikaso yung passport ko kasi sabi ko talaga, hindi ako magko-compete. Hanggang sa naalala ko, Mother's Day noon, sa training ng Mother's Day, sabi niya, ba't hindi ka pa kumukuha ng passport? Malapit ka na mag-training for the Vegas piece. Vegas, yes. Tapos parang ako, Coach? Tapos sabi niya, line up ka. Iyak talaga ako nun, Mars. Kasi parang isa yun sa mga big moments in life ko. And sa lahat ng mga nakikinig, mahaba talaga ang pinagmulan ng mata sa langit pa sa lupa. Pero ayun, nag-birthday ako one time sa training namin. Tapos may message sa akin yung mga teammates ko. Kasi nga for the longest time, hindi ako nagko-compete. Ako yung taga-bantay ng bag nila. Ako yung taga-check kung tuyo na ba yung mga damit na pinapabantayan nila. Ako taga-bantay ng mga water jug. Ako taga-abot ng ganito. Tapos may isang message doon. Naalala ko pa. From Kuya, naiyak ako. From Kuya Jared. Nag-happy birthday siya. Tapos isa siya sa mga pinaka-maigsing message doon sa surprise. Tapos yun yung una ko nabasa. Kasi lahat nobela. So, okay. Syempre, pag lahat nobela, nakikita mo yung maigse. Nakita ko yung maigse. Nakalagay doon, happy birthday, Ekang. Malayo yung mararating mo sa buhay. Basta mata sa langit, paa sa lupa. Simula nun, Mars, talagang ako, okay, mata sa langit, paa sa lupa, mata sa langit, paa sa lupa. Yun yung mindset ko. Tapos, naisip ko na gusto ko siyang i-share nung Bida Star. Kasi yung Bida Star naman, first acting experience ko ever in my life. And I wanted to be an actor ever since I was a child. Yeah. Audition sa Going Bulilit, VTR sa mga commercials na di ako nakukuha. As in, salin ako nagsali simula bata. And then, nung nakuha ako sa Bida Star, ng ABS-CBN, nakakaloka, di ba? ABS-CBN level, ma'am. Star hunt ng ABS-CBN. Tapos nung nakuha ako doon,
sabi ko talaga, regardless of the result, this is the first time na may nangyari sa acting na gusto ko mapuntahan sa buhay. I think deserve ng mga makikinig sa akin at manonood sa akin na malaman nila na naniniwala ako dito. Na naniniwala ako sa law of attraction, mata sa langit, paa sa lupa. Na no matter how much it took me, no matter what happened, no matter the circumstances, kahit 24 years ako in the making na nag-aabang, kailan ba ako magkakaroon ng acting ganap, acting experience, acting competition, or any acting talaga, biglang eto, okay. Kahit sabihin ng mga taong, dapat pag gusto mo mag-artista, bata pa lang artista ka na. Pag di ka naging artista ng bata ka, huwag ka nang umasa. Yan yung mga kinalakhan ko eh. So, nung napunta ako sa Bida Star, dun ko talaga na-realize na, I think the people who watch me, kahit konti lang yan, they deserve to know that I believe in the power of law of attraction at kailangan basta mata sa langit, paa sa lupa, malayo mararating mo. Hindi ko sinasabi, guys, na malayo na yung marating ko, ha? Pero, yun ang paniniwala ko. Kaya naniniwala din ako na yung progress ko sa buhay ay nangyayari dahil sa paniniwala ko yun. Pero syempre, you have to put in the work. So, doon nagmula, ang law of attraction, mata sa langit, paa sa lupa. Diba? Ang tagal din na buo. Akala mo naman. Akala ko naman, ano lang siya, sinabi lang siya sa'yo, tapos sinayot. Yung pala. Ganda, ha? Sige, gayahin ko nga. Oo. May kwento yes. Talaga, no? Kaya iba din, kaya feeling ko, iba din yung tama kapag naririnig nila sa akin. Ito, not to be conceited or anything, ha. Feeling ko kasi, gano'n naman talaga, di ba? Kapag may naririnig ka from someone, and alam mo na, kung nasasabi niya yun kasi na pagdaanan niya, iba yung credibility ng sinasabi. Correct. Iba yung dating. So, yung bigat, no, ano, nung mga words pagka binabanggit. Iba yung tsaka, meaning, iba yung delivery. Yes. Oo. Tsaka gusto ko din talaga na, actually may mga nagme-message sa akin sa Instagram and nagre-reply ako talaga sa mga nagme-message sa akin sa Instagram. Yes! Except kapag mga F-boy na slide in my DMs, balak sa buhay mo dyan. Pero yung mga ganon na chat-chat ako na ate, narinig ko po sinabi mo to sa vlog or ate galing po ako sa Kumu kanina, narinig ko pong sinabi nyo to, tapos in-stalk ko na po kayo, napanood ko, ang dami nyo na po pala nasalihan. As in, feeling ko sa part na yon may direction yung ginagawa ko and nakakatulong ako kahit papano na maging inspiration sa mga tao na may pag-asa pala. Hindi pala talaga siya paunahan. Hindi, correct. Porket hindi nangyari sa isang taon sa akin, nangyari sa iba, hindi na ako magkakapag-asa. Yun yung gusto ko talagang maging effect sa mga nakakakinig, nakakanood sa akin. Eh, ganun naman talaga yung napaparating mo sa amin. Sabi ko nga alam, sa'yo, di ba? Mm-hmm. Isa ka ako sa mga nakigulo sa'yo, sa buhay mo. Di ba? Pero ako na ata nakagulo sa'yo kasi binubudol na kita, Mars. Totoo, Mars. Wala naman akong pakialam doon sa pagbubudol. Nagpapabudol din naman ako. Basta may kapalit kasi yung mga pagbubudol mo. Like, yes. Kakanta ka or sasayaw ka. Oo. Wala akong pakialam. Utusan nyo lang ako, guys. Guys, sa lahat na nandito, baka naman, sa Kumu. Oo nga. Baka naman pwede nyo puntahan sa Kumu. Eto na. Pero wait lang, acknowledge ko muna yung ganda ng kwento mo, girl. As in, yung tipong kahit, kasi big thing yung ano eh, pagiging cast mo sa isang competition eh. Yun pa lang, malaking bagay na yun. Hindi pwedeng, alam mo yung understudy ka, tapos feeling mo lagi kang alam mo na yung buong segment, alam mo na yung buong sayaw, alam mo na kung sino yung papalitan, pero at the end of the day, hindi ka pa rin makakasayaw. Mabigat kasi yun sa feeling ng mga natitiram lang sa, yun yung ano, parang mga bench people pagka sa basketball, di ba? Oo. So yun. Na, sabi ano naman na, nasabi namin ni Kenny na, walang masama doon. Baka mawa, ito na naman tayo sa cancel correct. Culture. Walang masama doon. Ma-cancel na naman tayo dito. Oo. Pero ang point namin, kapag nandun ka kasi sa ganong sitwasyon, may frustration pa din. Totoo. Na kahit sabihin ng mga tao na, at least ganito, at least nandyan ka. Correct. Siyempre, may frustration pa din. Part yun ng pagiging tao. Oo. Yes. Kasi sino ba ang ayaw sumikat? Sino bang ayaw magkaroon ng spotlight, di ba? Kanya-kanyang time, kanya-kanyang oras lang din talaga kung kailan tatapat yung spotlight. Pagka natapatan ka na ng spotlight, give it all. Yes.
Labas kumbaga, mo na tagal, lahat. Oo, ang tagal mo pinagdasal nito eh. So pag andyan na, tuloy-tuloy na. Huwag mo nga hayaan mawala. Oo. Truth. So ayan. O diba, ang ganda ng kwentuhan. Pero I love na. It. Huli na talaga. Okay. Huli na talaga. Anong masasabi mo naman sa mga taong right now, hindi pa rin nila alam kung ano ba, Ate Eryka, Ate Eryka, gusto ko po kasi mag-freelance. Ano yung mapapayo mo sa akin? Ano yung pwede mong mabigay sa akin in terms of anong direction dapat kong kunin? Yan. Siguro kung ako yung tatanungin, ang ibibigay kong advice, yung advice din na sana may nagsabi sa akin agad. Yes. Kasi pag mag-freelance ka, everyone would tell you, just be confident. Kapag may opportunity na pwede ka sumali, salihan mo. If there's an opportunity for you to expose yourself sa gusto mong mapasukan, i-grab go mo. For it. Yes. Madami talaga ding magsasabi. And even people who are not freelancers can also say that sa mga gusto mag-freelance, di ba? Yun yung mga madaling sabihin eh. But siguro kung ako, ang sasabihin ko talaga, embrace who you are. Yun, embrace who you are. And I know it's hard for you to develop a relationship with yourself. Kasi kung halimbawang madali lang yun, siguro mas kaunti ang mga issues natin sa mga kanya-kanya nating buhay. Yeah. Pero siguro yun yung sasabihin ko. Just embrace being you. Embrace the unapologetic and authentic you. And if you can have a healthy relationship with yourself, kung kaya mo nang umpisahan, kung hindi mo pa naumpisahan, umpisahan mo na. Kasi at the end of the day, if you're a freelance with anything, freelance sa kahit anong industriya, correct. Yun yung pinakakailangan mong panghawakan. At hindi mo dapat mawala along the way. Kasi there are people and there would always be successful people na, alam mo yun, nakikita mo talaga sila na andun sila lagi sarurok. Correct. But at the end of the day, parang hindi na nila sure kung masaya ba sila sa ginagawa nila, kung okay pa ba sila sa ginagawa nila, kung ginagawa na lang ba nila dahil nakasanayan. For me, if gusto mo mag-freelance, you have a relationship with yourself para kahit anong marating mo, kahit anong tagumpay mo na sa buhay, you know your purpose. You know kung ano yung magpapasaya sa'yo. Alam mo kung ano yung limit mo. And at the same time, respeto sa talento. Ayan. Respeto sa talento. Kasi a lot of people would say na I am talented, but not all people would respect the talent that is given to you. Exactly. May mga tao na alam nilang may talento sila. And at the very moment, lalo sa mga competitions, hindi may iwasan yung ganito na parang if there will be a shortcut, if there will be an easy way na, alam mo yon na makapanglamang ka sa iba, maraming mag-grab niyan. Pero kung may respeto ka sa talento mo, alam mo na yung talento mo yung magdadala sa'yo. Hindi pandaraya, hindi pang lalamang sa kapwa, hindi pang gigipit sa kapwa mo freelancers. So yon, embrace the beautiful, authentic, unapologetic you. Grow a relationship with yourself and laging may respeto dapat sa talento. Ang ganda! Bakit ang ganda nun? Gusto ko yung umpisa pa lang, in order for you kasi para mahalin ng ibang tao, kailangan mahal mo muna yung sarili mo. Alam totoo mo yan, sarili Mari. Mo yung talento mo. Diba? Kasi kung hindi mo man lang sa sarili mo ma-accept or ma-acknowledge kung ano yung talents ko at kung ano ka, wala, hindi makikita yun ng totoong tao. Hindi makikita yun ng mga taong kayang at gusto sumuporta sa'yo. Yes. Ang ganda. Sabi sa inyo, nakaka-inspire yung story nito ni Eryka Lucas eh. Ay, Mari, idagdag ko lang. Kasi ito na naman tayo sa cancel culture, no? Baka naman kung ano na naman masabi. Kasama na rin po sa respeto sa talento yung kailangan mong matuto sa kung ano dapat mong matutunan. Learn from your mistakes. Improve kung ano yung dapat mo i-improve sa mga dati mong trabaho. Kasi diba, you will always be as good as your past work, as your last work. So, kung halimbawang may kinulang ka doon sa next work, galingan mo. I-improve mo sa next work mo. Oo. Yes.
I know it's frustrating na parang, shucks, dapat ginawa ko to. Shucks, dapat di ko to ginawa. Pero tapos na. So all you can do is move on from that work. And sa susunod, dapat mas bongga ka, mas malupit ka. 2.0, ganon. And ito, another one for the cancel culture and the celeras out there. Yung sinabi kong be the unapologetic you, hindi ibig sabihin nun, eh hindi na professional. May ano pa rin, may boundaries pa din ng professionalism. Syempre, at the end of the day, trabaho pa rin to. Oo. Hindi naman to pag-freelance na naghahanap ka lang na, hindi, kunin nyo lang ako, kunin nyo lang ako. You should also know your worth, di ba, in terms sa mga ganyang bagay. Kung ano yung worth na binigay mo sa sarili mo, hindi naman pwedeng, ano lang, for the friendship. Yeah. Hindi tayo nagtatrabaho for the friendship. Hindi natin kailangan ibaba yung standards natin in order for us to provide service or to provide our product. Kasi tayo mismo yung product na binibigay natin eh. Dapat yung standards na meron tayo ngayon, alam natin kung ano yung papantayan, ano yung kaya natin tumbasan. So yun, let's negotiate on that. Hindi pwedeng bumababa tayo sa standards na sinet natin para sa sarili natin. Sabi nga ni Eryka kanina, kailangan kilala na muna natin yung sarili natin at tanggap natin sa sarili natin kung paano tayo gagalaw. Yeah. Thank you so much, Kenn, for the beautiful words. Ako talaga yung guest dito kasi wow, yes na lang ako sa mga ano, sa mga sinasabi mo. Nakakaloka. O, diba? Very inspiring. Kaya din, nahuka ako sa story mo, nahuka ako sa kung paano ka kumilatis ng tao, kung paano ka makausap, kumausap ng ibang tao. Kaya isa yun sa mga very saludo talaga ako kay Eryka Lucas, na very malakas din naman pala sa kanyang stories. Yes. I appreciate you, Mare. Thank you so much. Of course. Ayan, we are now at the end. Pwede mo na i-promote ang iyong mga social media platforms. Saan ka ba namin makikita? Ayun na nga. Guys, kung saan niyo ako makikita. Pero ayun, sa mga nakikinig at nanonood, kung may mga nanonood dito, at dun sa mga nakikinig na hindi pa nanonood, manood na rin kayo habang nakikinig kayo. Ayan, you can follow me on all my social media accounts. That's at Eryka Lucas on everything. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Laika, TikTok, lahat na ata. At Eryka Lucas lang yan. Kasi hindi ko kaya tandaan kung iba-ibang username yan. And ayun, meron din po akong regular shows. So sa mga nakikinig na, sa mga tagapakinig na mahilig sa mga cash prizes, I'm on Mulat Media every Thursday, 3 p.m. po yan, 3 to 4 p.m. And every Friday, 6:30 p.m. sa Vlogapalooza. Marami rin po kayo matututunan doon. Life lessons with our special guests. And on Kumu at Eryka Lucas, every 9 p.m. po yan. Pero syempre, you can always check my Instagram for more updates sa mga schedule and ganap. At abangan nyo po, this May, meron akong sisimulang segment sa Kumu. So magkita-kita tayo sa mga ganap ko in life. Muli, ako po si Eryka Lucas. Maniwala tayo sa love attraction. Mata sa langit, paa sa lupa. Back to you, Kenn. Ay, love naman yon. Very, very host ka dyan sa part na yun. Yon, pero ayun na nga. Maraming salamat, Mare, sa pag join sa akin. Pakipagkwentuhan sa akin about your life dito sa Kwentotohanan. At marami, I hope marami rin yung mga taong napulot na aral at maraming information na tumatak sa kanila. And I know, mas marami ka pang may inspire. I think that's all I have for you guys today. Maraming salamat sa pakikinig. And I'll see you all. And that is for today's episode. If you want more real kwentuhan, don't forget to share and follow Kwentotohanan with Kenn on Spotify. And I'll see you around!